Is Final Fantasy XV worth it in 2020? In this review, we'll be talking about graphics, sound, story, gameplay, and replay value. Bago ang lahat, kailangan makilala muna natin ang mga bida na si Noctis, si Prompto, si Gladio, tsaka si Ignis. Ito sila. Ay! Mali, hindi sila. Ito! Yan sila. Simula pa lang, makikita mo na na parang matagal na sila magkakakilala, parang childhood friends na sila kung they're tight. For me lang ha, ang ganda nun. Kasi parang feeling mo, totoo silang tao. Parang buhay na buhay yung mga main characters natin sa game na to. Graphics. Oh my gulay! Napaganda talaga ng graphics nila. Ito ang pinaka magandang graphics na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi lang sa Final Fantasy ha. Pinaka magandang graphics na nakita ko sa... Talaga. Basta maganda yung graphics. Tingnan nyo na lang kung gaano kaganda yung mountains and yung view. Ay, maling game na naman yan. Mali. Tingnan natin ulit kung gaano kaganda yung graphics nito. Ayan. Basta. Yung regalia, pag nakita nyo, pag nasakyan nyo, parang ang porma eh. Tapos, kasama kayo, nakasakay sa sasakyan, makikita nyo yung view, as in, ang laki ng world. Malayo pa lang, makikita mo na parang, wow! Parang gusto ko puntahan yun ah. Pag yan, hindi natin puntahan mamaya. Yung ganon feeling na parang, pwede mong puntahan lahat ng lugar na nakikita mo. Tingnan nyo pa to, yung paborito kong lugar, yung Kaldin Cay. Hindi ako sure kung napopronounce kung tama. Basta yun, yung may beach area. Ang ganda! Tingnan nyo. Hindi to biro ah. Ginawa kong goal na makatulog sa hotel nila para makapag-vacation. Ganun ako paborito ng lugar na to. Para saan? Wala lang. Goal lang. Yun ang... Nung nagawa ko yun, masaya na ako. The end na. Graphics? 5? Ooh, 5. For the sound naman, you have access to every Final Fantasy music from Final Fantasy 1 hanggang Final Fantasy 15. Everything. So, ano pong masasabi natin doon? It's mind-blowing. Diba? Lahat ng favorite mo. Siyempre, lahat naman tayo may favorite tayong Final Fantasy game. Even if kung first time mo maglaro ng Final Fantasy, itong first Final Fantasy mo, FF15, yung mismong original soundtrack ng 15, ang ganda. Maganda. Sa mga na-perfect ng Square, yung sound ng Final Fantasy. Pero hindi pa doon nagtatapos. Ha? Sa sobrang ganda ng music nila, nasama pa nila yung ano eh. Kanta ni Andrew Ina Banyo Queen. Tapos actually, tingnan natin, panoorin natin yung intro nung... Simulan natin sa story. Hindi naman sa pangit yung story eh. Actually, para sa Final Fantasy game, medyo isa na siya sa mga magandang story sana. Pero bakit? Saan sila nagkamali? Ba? Actually, ang masasabi ko lang is nagkamali sila sa pag-deliver ng story dahil ang daming parts na putol-putol. Actually, ang ayoko pa nga dito yung point na mag-start talaga yung kwento ng Final Fantasy 15. Nung nalaman ni Nock na sinugod yung hometown niya, ang problema ko doon is parang pinakitaan ka lang nila ng putol-putol na cutscenes eh. Dahil hindi mo masyado mararamdaman ano talaga nangyari. Kumbaga sa sobrang devastated dapat na si Nock dito, pati ikaw as a player, dapat ramdam na ramdam mo na yung nararamdaman niya, pero hindi eh. Kumbaga, ito na yung point na kung nalaro niyo yung Final Fantasy 6, nag-end of the world doon, ganun. FF7, yung kay Aerith, ganun ko siya mako-compare na dapat eh. Ganun katindi na yung level ng emotions na nararamdaman nyo kapag ka nandito kayo sa part na to. Imagine nyo na lang ganito. Kung nagsimula sana tayo sa Niflheim, doon sa hometown niya, na for the first few hours ng game, doon tayo nakikwest, nakikilala natin yung mga iba-ibang nakatira doon, yung NPCs.
nag-build pa ng stronger relationship with the king, si Nock. Diba? Kasi kakasimula pa lang ng game, babay na agad. So, ganda, nakilala natin sila, naging close tayo sa kanila. By the time na sinugod yun ng kalaban, di ba? Sobrang story. Pati yung love story ni Noctis at saka ni Luna, sobrang kulang. Surat, parang susulat kayo ng love letter, hidden messages, pero as a player, hindi ko lang talaga siya na-feel. At siya dadating din sa point na hindi ko na isa-spoil. Pero magkakaroon ng challenge between dun sa love life ni Nocta at ni Luna. Pero ganun din, nag-end up din ako dun sa story na yun na parang ganun lang, it's just okay. Kumbaga ito na yung point na parang bakit nangyari to? Ganun, as in ganun na dapat. Parang ano nang gagawin natin? Bakit? Pero hindi eh. Diba? Nakakalungkot lang. Pero balikan natin yung strong point ng game, 'di ba? Na nandiyan naman yung the boy bands na close sila, may pakialam pa dun sa nangyayari sa kanila. Pati yun, nagkamali sila. Yun yung nakakalungkot. For what? Para lang bumili ka ng DLC? Kasi biglang may mangyayari dun sa isa sa kanila. For example, may time jump, 'di ba? Tas tinuloy ko lang yung paglalaro na parang sige nga, ano nangyari kay Gladio, bakit ganito no during the time jump? Hinihintay kong i-explain sa akin only to find out na hindi pa lang natin malalaman yun kasi kailangan ng DLC eh para malaman mo yun. Yung story started out really strong kasi makikita mo yung friendship ng main characters mo, tapos time jump. Ang masasabi ko na lang is yung story is thumbs down for me. Kung gusto nyo malaman yung mas buo pang story, meron naman free sa YouTube, anime ng Final Fantasy 15. Bata pa sila Noctis para makita mo lang yung background nila, magkakaibigan. Tapos, Kingsglaive, which is, I don't know bakit ginawa pa nilang movie. Sana sinama na lang nila yung na game para sana mas maganda, di ba? Pero wala eh. Yun talaga. Pero kapag napanood mo yun, pareho, for sure, mag-improve yung story. Ang problema, nire-review natin kasi itong game as a game, hindi kasama yung parang mga add-ons, kumbaga. Diba? Kasi, as a game, hindi lahat ng maglalaro ng video game is may time para manood nun o gusto man manood. Minsan, gusto lang maglaro eh. Doon na lang. I'm for the favorite part. Gameplay. Ito na. Sakit sabihin pero walang kwenta yung gameplay ng Final Fantasy 15. Unang-una, hindi ko maintindihan kung action ba to o RPG. Pwede naman mix, di ba? Pero i-review natin siya as an action game muna. Yung pinaka-flow kasi nito yung sa combat eh. Alam mo yun, parang para sa isang action game or RPG, kung palpak yung combat mo, malaking chance sa palpak talaga yung game. Di ba? Parang napakalaking chunk ng game yun. For some reason, sa simula is ang ganda eh. Sa tutorial, tuturuan ka nila paano mag-dodge roll, guard. Pero, so parang na-realize ko na, wow, kung itong game na to, meron dodge roll, meron block, hindi lang tayo aasa sa level eh. Kumbaga may player skill involved, diba? So, kung mas magaling ka mag-dodge o mag-block, mas magaling ka. Mas matapapadali yung game for you. Tapos may combos pa na tunturo. Pero along the way, ma-realize mo na walang kwenta yung dodge, walang kwenta yung block. Yung block, hindi ikaw yung magta-time. Yung game mo magsasabi sa'yo na, oops, pindutin mo yung square para mag-block. Then mag-block. Then, kapag ka-attack naman yung combo, wala. Hold mo lang yung circle. Si Noctis na bahala. Meron mga buttons na tatawagin mo yung kakampi mo, yung directional pad, pero wala. It doesn't matter. Kaya i-hold mo lang yung circle, matatapos mo yung game. Very simple concept lang. Mababreak mo na yung game. Diba?
sa paggamit mo lang ng potion, sira na yung game. Immortal ka na as long as you have a potion. Napakamura pa ng potion. Stock up to 99 ka lang. Kaya na, immortal ka na. Hindi mo na kailangan magpa-level. Basta wala na. Yun lang, simple concept. Hindi ko maintindihan bakit nila ginawa to or what. Yeah, pwede mo sabihin sa akin na eh di wag mo gawin, di ba? Wag mo gawin yung infinite potion trick. Ang problema, broken talaga yung game. At saka, hindi problema ng gamers or kung sino man ng... Oh, hindi natin problema na wag natin i-break yung game para sa developer ng game. Dapat sila nag-iisip ng paano i-balance yung game eh. Hindi naman na sa atin yun. Yun nga, ang solution doon, pwede mo gawing easy mode para hindi ka na mahirapan. Pero wala eh, hold mo lang yung circle. Napaka-boring talaga nung gameplay. As in, as simple as Final Fantasy 6, meron na sila doon na pwede kang maglagay ng float sa character mo. Tapos, kapag nag-earthquake yung kalaban, hindi ka tatamaan. Napaka-satisfying yung nasa player na parang talino ko, nautaan ko yung kalaban. Chrono Trigger, mga lumang games na ito. Positioning naman dito sa Chrono Trigger, parang pwede kang mag-cast ng AoE on a specific time, pero pwede hindi tumama lahat kasi yung kalaban mo scattered. Hintayin mo sila magdikit-dikit para sabay-sabay mo sila matalo. Kasi dito, walang ganon. It doesn't matter kung nag-strategize ka o hindi. Kahit pag gustuhin mo mag-strategize, walang point. Yung magic dito is useless, parang consumables, tapos ang hina ng damage. Hindi mo pa matarget ng maayos. Even yung travel system, sa una ang ganda kasi ta-travel ka, makakakita ka ng iba-ibang view, kasama mo yung mga kaibigan mo. Pero real time, hanggang eventually sawang-sawa na ako. So another thumbs down sa akin yung gameplay. Okay, time for the replay value. Since wala na akong pakialam sa story, wala nang point balikan ni. Eh. Oo, may mga hidden boss, pero sabi ko nga meron yung infinite health trick na it's not even a cheat, talagang built-in sa game yon. So wala para sa akin ha. Para sa akin, wala nang point para laruin mo pa ulit. So, replay value is zero. Thumbs down. Thumbs down tayo dyan. Okay, ang verdict. Hindi naman... Ang Final Fantasy XV is hindi naman siya yung pinakamasamang RPG game na nalaro ko ever. Hindi naman siya yung pinakapangit, pero hindi rin siya maganda. So, parang... Paano ko ba sasabihin? Para siyang nasa gitna. Diba? Gusto mo siyang gustuhin kasi Final Fantasy siya. Pero deep down in your heart, alam mong mas meron pang mas maraming magandang RPG kaysa sa Final Fantasy 15. Nag-enjoy naman kasi sana ako eh, 'di ba? Hindi ko naman siya parang gusto nang i-off. Nag-enjoy ako. Actually, the first few hours ng game, sobra akong tuwang-tuwa. Nasa work ako. Yun yung naisip ko. Before ako, pauwi ako hanggang pag-uwi ko. Excited ako maglaro ulit. Ganun, nabalik yung feeling ng ganun sa video games. Pero, as in, pagkainit na siya oh, pataas ng pataas. As in, ang ganda! Tapos pa ng gitna ng game, parang, anong nangyari? Ito na ba yun? Ang pangit pala. So, after all the hype, after all the years na naghintay tayo, worth it ba ang Final Fantasy 15? Hindi. So, ngayong 2020, meron naman na nung full game version. Worth it pa ba? Hindi pa rin. Kasi, flawed talaga yung game. Pwede mo siyang i-accept. So, accept mo, laruin mo pa rin. Playable yung game. Hindi siya ganun ka, hindi naman siya sobrang pangit. Okay? Playable siya. Pwede mo pa rin na makakaroon ka pa rin ng ways para ma-enjoy yung game, pero kaya siya hindi worth it kasi pwede kang bumili ng iba pang RPG games na mas maganda. Binibili mo na lang to. Actually, kung gusto mo, kung hindi ka pa nakapaglaro ng Final Fantasy at gusto mo makapag-try, gusto mo makapag-start, ngayon release na yung FF7 Remake. Don't, pwede yun. Mas maganda pa yun ng dihamak dito. Actually, yung marirecommend ko kung never ka pa nakapaglaro ng Final Fantasy, laruin mo Final Fantasy 6.
Medyo may favoritism tayo dito, pero yun ang mare-recommend ko. So, thank you for watching, guys. And see you again next time sa Mav the Gamer Reviews.